Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please I want to reach 1,000,000 likes. So please sarapakara. Okay, thank you. Dito sa video nito, guys, ituturo ko sa inyo kung paano ang paggawa ng report sa regarding sa no viewing at saka yung basic troubleshooting at saka paano mag-check ng recording. So, bilang isang CCTV operator, kailangan mo itong malaman o ito yung dapat mong gawin as a CCTV operator. Welcome sa Munting Channel ko, kaibigan. Lalong-lalo na sa ating mga kapwa security guard dyan. Pag-usapan natin sa videong ito ay about sa no viewing camera. Kapag ikaw ay na-assign sa isang CCTV o CCTV room, kapag ikaw ay naka-encounter ng walang viewing o nagahang yung camera, ano ba ang dapat mong gawin? Pero bago natin umpisahan, guys, magpakilala muna ako saglit sa inyo. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Danilo Lagahit na isang Certified CCTV Operations Specialist, and Certified Command Center Specialist, and Certified Digital Surveillance Specialist. At saka bago ko rin ituro ang basic troubleshooting ng no viewing, kailangan may knowledge na kayo sa CCTV system para mas madali nyong magigets ang ituturo ko ngayon. At kung wala kayong masyadong knowledge sa CCTV system, ay sa unang video na ginawa ko ay about sa CCTV system, types of camera. Sundan nyo lang yung video ko nung una, at saka yung pangalawa is how to be an effective CCTV operator. Tinuro ko rin dun yung kung ano ang mga skills ng CCTV operator o ano ang mga techniques para maging effective. Okay, let's start. Sa unang gagawin natin, kapag may CCTV na naghahang o walang viewing, tulad nito, itong monitor na to is naka-full view. Hanapin mo lang tong minimize. Minimize mo para makita mo yung mga camera name. Hanapin mo yung pangalan ng camera kung saan walang viewing. I-click mo hold, tapos drag mo doon sa tiles. So, okay na. Ayos na. Kasi minsan kung bakit naghahang yung camera o nawala ng viewing, kasi nagkukurap yung system. Kapag ganon, kung ayaw pa rin bumalik, kahit idadrag mo yung camera name, ay pwede mo siyang i-restart yung PC. Kapag i-restart mo yung PC mo, make sure na alam mo yung password at saka username ng CCTV applications. Baka mamaya, hindi nyo alam, hindi nyo na ma-open ang CCTV apps. Itong IP system camera na pinapakita ko ngayon sa example na to ay Bosch. Ganito ang itsura ng monitor ng settings ng Bosch. Binablurred ko lang, guys, for confidentiality ng company na pinagtatrabawan ko. Ganito din yung itsura ng Hikvision o IBMS. Hanap ng camera name, hanapin mo lang yung arrow sa left side, tapos pipindutin mo, lalabas na yung mga camera name dan, yung settings. Ganun pa rin yung gagawin. Maghanapin yung camera name at saka idadrag mo dun sa tiles ng walang viewing. Second, pag hindi pa rin bumabalik yung viewing, ay pwede nyong i-check yung IP address ng camera. Dito tuturuan ko kayo kung paano i-check yung IP address o IP ping. Dito mo malalaman kung ang problema ng camera ay sa camera o sa mismong system. Dapat alam nyo yung IP address ng bawat camera. Kung hindi nyo alam yung IP address ng camera, pwede nyo in dun sa contractor. Kung may access kayo sa admin account, pwede nyo dun kukunin yung IP address sa system. Kasi ang gumagawa nito ay yung mga contractors ng CCTV. Ito yung mga basic nila na troubleshooting. Sa una, IP address yung check nila. Tapos yung POA o switch. Sa pagpiping ng IP address, halimbawa, ito yung monitor. Pupunta kayo sa start, click nyo yung start,
Tapos pupunta kayo dun sa All Program. Tapos hanapin nyo yung accessories. Tapos Command Prompt. Tapos type nyo yung ping, P-I-N-G space, tapos yung kasunod yung IP address. Enter nyo lang. Pag enter nyo is ganyan yung lalabas. So meaning niyan ay gumagana yung camera. Ang ibig sabihin nun, ang problema ay yung CCTV application o yung system. Yung maaaring nagkukurap yung IBMS application o Bosch application. Kapag ang mismong camera naman ang may problema, hindi mo mapiping yan. Ang lalabas dyan ay yung timeout. Ang sunod, report writing. Kapag hindi bumalik yung viewing, ang gagawin mo ay i-report mo sa officer mo, o kung ikaw yung officer, kung ikaw yung surveillance officer o team leader ng CCTV, ikaw mismo ang magre-report doon sa client. Ang pagre-report ay either through email or papel. Pag sa officer ka mag-report through paper, yung format na laging ginagawa natin yung port, through, from, subject, then date. Tapos ang paggawa ng report kumpleto, yung tinatawag na 5W and 1H at saka concise. Maiksi lang, direct to the point, kasi yung client pag magbabasa yan, hahanapin lagad yung anong nangyari. Hindi yung maraming pasikot-sikot pa. Direct to the point kasi madami silang email na binabasa ng yung client. Busy-busy yan sila. Tulad nito, papakita ko sa inyo yung isa sa mga report ko regarding sa no viewing. Itong report na to is through email direct to the client. Kung napapansin nyo, yung report ko na to na ginawa is isang sentence lang, pero nandun na lahat yung 5W1H. Please be informed that on or about 07:1700 March 17, 2021, upon assume my post here in head office reception, I noticed that the one camera had no viewing located at 8th floor left wing entrance. My action taken: first, try to replace the connection of said camera and start the PC, but still the camera had no viewing or connection. Second, check the recording of said camera. Then I found out the last recording around 02:3300 March 17, 2021. Third, inform the IT personnel. Ganyan lang kasimple mag-report sa new viewing. Hindi kailangan perfecto ang grammar, as long as madaling maintindihan at direct to the point. At kung gusto nyong mas malalim na pagkakapaliwanag regarding sa report writing, pwede nyong bibisitahin tong channel na to, Chad Informative. Kasamahan ko rin to dito sa country na pinagtatrabuhan ko. Yung channel niya is more on security report writing. At saka sa pag-check ng recording ay doon na sa next video ko gagawin, para hindi hahaba masyado ang video na to. Doon sa next video, hindi lang yung pag-check ng recording ang ituturo ko sa inyo, pati yung pag-check ng retention, paano mag-playback. So huwag nyong kalimutan na i-subscribe po yung channel ko, guys, para updated kayo sa susunod na video na i-upload ko.